What's up guys, DIY Scoot. So sa video nyo to, it's all about fuel efficiency tips. Paano tayo makakatipid sa gas, how to conserve more fuel. Mga tips to. Itong mga tips na to ay sarili ko pong experience, sarili kong suggestion, opinion. So maalin man sa mga tips na nabanggit ko at hindi nabanggit o may alam kayong sarili nyong tips, pwede nyong i-comment down para makatulong kayo sa iba na riders imbis na ibabash nyo pa. So yon, start na tayo. Syempre number one na natin yung motor natin, paano siya gamitin. Syempre yung klase ng daan. Ang klase ng daan is yung tatlo: city driving, highway driving, or mix. Yung galing kang highway papasok ka ng city, yung mga ganun na tawag natin doon, yung ganun yung mga ruta nila pang araw-araw. So unahin natin yung city drive. Sa city drive talagang medyo malakas ang gas natin diyan kasi city, stop and go, may mga maraming sasakyan, may mga stoplight, yun mga ganun. So ano ba ang kailangan natin avoid? I-avoid natin yung pagiging ano natin, yung bomba. 3, 2, 1, bomba! Bomba! So yun, iwasan natin yung pagiging boy bomba. Napakalakas agas na yung boy bomba ngayon. Ika nga nila, every fuel counts. So, every bomba counts. So, next natin yung throttle control. Yung throttle control naman, ito yung kapag natatraffic tayo ng traffic. Natatraffic tayo na may sasakyan sa unan natin. Yung mabagal ay yung sasakyan. And then, kapag tumigil siya, tapos umandar yung nasa unan mo, ang gagawin mo, magta-throttle ka agad ng malakas. So, matakaw sa gas yun, tapos bigla kang titigil. Parang ganito kasi yung mangyayari sa inyo. So, yun, nakita nyo. Yung throttle, yung opening ng gripo, tapos yung gas natin, yung tubig na nalabas. So kita nyo, kapag nag-open throttle tayo ng malakas, sobrang lakas ng gas na nalabas. Parang ganun din yung sa tubig, sobrang lakas ng tubig, tapos bigla natin papatayin. So ang daming hindi importanteng gas o sobrang daming gas na lumabas na di naman kailangan. So yun. And then next natin yung city highway drive. Sa highway drive, iba talaga ang gas consumption dito, napakataas. Sa akin, sa Rosario, mula Rosario hanggang Batangas City, back and forth yung dati for almost 3 years. Yung itong MSI ko, nagko-consume siya ng 48 to 50 kilometers. 51 yung pinakamalupit na nagawa ko dun. Talagang tiyagang fuel eco na takbo lang talaga. Higa nga takbong chubby. Highway driving kasi yun. So, paano ko siya na nasusukat? Gumagamit ako ng fuel body app dati. So, religious yun. Every empty, full tank, then check. So, atin, lalabas na siya dun sa apps kung ilang fuel consumption ka. And then, nandun yung siguro mga nakasampu ang full tank. Nandun na yung average fuel consumption mo ng overall na 10 na full tank. So, yun din yun, mahalaga yun. Sa highway driving, napakalaga din ang throttle control. Dito yung pananatili natin yung fuel eco. Ang fuel eco sa highway driving, umaabot siya up to 70 kilometers. Naka-fuel, naka-eco mode ang takbo natin. Siguro naman, medyo mabilis na yun. Pero, nasa control pa rin ng throttle. Kasi, yung eco mode natin is based on RPM. So, kahit pa tumakbo ka ng 70, kung nakababad ka naman ng open wide o wide throttle, ganun din.
matao pa din sa gas. So, nasa throttle control pa rin yun. Yung technique din nun, one part lang yung pag-o-open ng gas. Mararamdaman mo naman yun dahil sa RPM ng motor mo kung pinakikiramdaman mo siya. So, yung next naman, yung mixed drive. Yun yung... So, sa mixed drive naman, di syempre, apply nyo na lang yung technique ng city drive at saka highway drive. And then, pabang sunod natin pwedeng i-tips. Ang sunod kong tips ay yung correct tire PSI. Opo, napakahalaga ng tire PSI. So, check natin tong videos na to. Tire PSI checking. Ito yung ating suggested PSI 29 sa roll 33 sa likod. Ito yung ating panghangin. Pangkotse to. Ito yung positive, ito yung negative. Lalagay natin siya dito, kakabit ko. Dumadami na siya. Dangin na tayo. 29. So nasa 12 lang, 13 yung tire PSI natin. Napakalaga nito ang tire PSI kasi it can also contribute sa fuel consumption natin. Kapag sobrang lambot ng gulong, masyadong mabagal o mabigat ang under ng motor. Tapos kung city, maganda itong matigas na gulong o yung ideal PSI nyo kapag sa mga long drive sa city drive. Pero pag mga banking na nadadaanan nyo, make sure na lambutasin nyo siya ng konti dun sa ideal na PSI para hindi kayo mag-slide. Gawin ko siyang 30. Kasi ito yung sa rear tire natin. Ito yung sobrang lambot na. 9.5. 33 dapat ko. Tapos sa mga magtatanong kung saan ito nabili, sa Handyman Ace Hardware ni Chilling. Tapos yung price ay hindi ko na siya tanda kasi same ko siya nabili dati, 1,000 plus yata. So yun, maganda din siyang gamitin kapag may mga long range kayo para hindi iwas sa bala na. Sa 33 ko siya ilalagay kasi yun ang ideal. And city driving ako tsaka long depth, ano, yung mas marami ang tuwid na daan. So ayun, 33 na. Lalampasan ko lang siyang 0.5. So okay na mga pups and mums. So ayun, nakita natin yung ating tire PSI. Naghangin po ako ng gulong. Then yung next natin sa tips ay yung sa makina na engine condition. Siyempre, number 1 na dito yung regular change oil. Napakalaga po talaga ng change oil, dahilan lang is po ang dugo ng ating makina. So kung titingnan nyo po sa manual, parang naka-interchange siya ng every 3,000 kilometers change oil. Pero etong change oil na ito is nasa sa inyo kung gano'n mo kadalas gamitin yung motor mo at saka o anong klaseng langis ang ginagamit mo. Kung mineral based, semi-synthetic or fully synthetic. And then yung ating gear oil, napakalaga din po niyan. So, yan naman ay para pinapalitan every 12,000 kilometers.
So, yung isa pang tips natin is yung naadagdag ng fuel saving is yung ating type of gas. 93 octane, 95, 97, and 100 octane yung Euro 6 na pinakamalinis. So, sa ating manual, 93 lang siya. Pinagtingin ako ng comparison between 93 and premium gas. I think is yung high octane gas is more parang less carbonate kung ika nga. Pero sabi nila mas compatible siya sa mga kargadong motor dahil mas mataas ang compression rating nito. Kaya hindi din nasasayang yung gas. Pero clean fuel kasi yun ang pinakaiba niya sa 93. Hindi pa kasi ganun kapuro yung 93. So more or less malakas siya mag carbon deposit. Although sakto lang talaga siya sa compression ng ating motor kaya siya nasa manual. 95, 97, it's all about sa inyo na to. Kung anong gusto niyo yung gas. And then next is yung FI cleaning na dahil nasa gas na tayo eh. So yung ating FI cleaning ay ginagawa every 12,000 kilometers. So pag nag-FI cleaning po kayo, may machine po doon na ginagamit. So tsaka kasabay na po noon yung throttle body cleaning since tinanggal na din naman. Sa FI cleaning po doon natin makikita kung papalitin ang injector mo o hindi pa. Pwedeng magagawa ko ng DIY nito ng FI cleaning soon. Tsaka throttle body cleaning. Kaya meron po nung throttle body cleaner na binili. And then, syempre, yung ating fuel filter, kung kailan ng palitan o clog na or kailan ng palitan, every 12,000 kilometers din siya. So, ibig sabihin, kasabay din siya ng FI cleaning. Eh, yung fuel filter naman din, masya ganun kaagad nasisira or nagdudumi. Kung pera na lang kung gumagamit kayo o nagpapagas kayo dun sa debote. Madaya kasi yung gasolina yun, medyo maraming halo yun na kung ano-ano na nagkaklag. So yun, napaalaga nila dahil sila ay nasa parte ng gas. Tsaka then, pa mga bang, pampaganda ng yung spark plug check. Yun. Napakaganda din po nun kung machi-check natin yung spark plug condition natin kung papalitin na ba siya o hindi. Din po kasi nakasalalay yung ating condition ng makina kung kasi kung mahina yung spark plug natin, hindi din po maganda ang kalalabasan ng sunog nito. And then, palokoloko yung ating menor or syempre baka masiraan pa tayo sa daan. So, ang spark plug ay every 8,000 kilometers siya pinapalitan or chine-check. Nakalagay po yan sa manual natin. And then, syempre, nasa head na tayo, syempre yung ating tune-up or bulb clearance check. So, nandun sa dun sa aking tutorial ng twice pa lang ako nakakapagpa tune-up for 2.5 years ng aking motor. So, dun sa ating manual, ang nakalagay sa kanya is ang first tune-up is 6,000 kilometers and the second is 12,000 kilometers. So, parang ang interval niya is every 6K. Pero para sa akin ay hanggat wala kayong nararamdaman na kakaiba sa makina nyo, walang ingay ang head nyo, huwag nyo na siyang pakailaman. So, as long, pero kung naka 12K kilometers na kayo, syempre naman, magpa-tune-up na rin naman kayo. Para din yan sa kondisyon ng ating head. Kasi kung maluwag ang bulb clearance natin, o ano siya, mabagal ang motor natin, mahina, matao sa gas. Kasi kapag humihina ang motor, mas agresibo tayo mag-throttle para lang mapunan yung gusto nating takbo. And then, syempre, yung ating panggilid, napakalaga din dahil ito yung cause ng dragging. Yung dragging naman siya yung nagkokos ng pangit na arangkada. Yung parang sumasad-sad-sad-sad. Magkokos din po yun ng pagtao ng gas natin dahil nga umaarangkada tayo, imbis na banayad lang yung throttle natin sa pag-arangkada, eh nararamdaman natin na sumasad-sad.
So, pipiga tayo ng kaunti. Gas na naman yun. So, check natin yung ating mga pulley, drive base, kung nasa good condition pa siya. Yung mga bola natin, kung oblong, oblong tuloy. Kung may mga kanto na ating belt condition, torque drive, clutch bell end, clutch housing, kung pudpud na, bell condition, kung masyado na siya madumi o punong-puno na ng gabo. Yun. Yun yung mga defective parts na pwedeng mag-cause ng dragging. So, syempre yung last kong tips, yung pinakamalala na. So, para ito sa mga motor na nasa 4 years and above or 3 years and above. So, ito na yung tinatawag na engine refreshment. So, darating din na din ako sa part na to na engine refreshment. So, siguro pag naka 3 years na yung motor ko. So, engine refreshment, ito yung binubunot na yung makina natin. Hiwalay na yung block, head, lahat yun titingnan na, yung mga bulb clearance, lilinisin na yung ating piston, piston ring, block, and then yung mga bulb natin, bulb seat, bulb seal, titingnan kung maayos po, hindi, itatama siya, lilinisin yung chamber, alisin yung mga carbon, kasi yan din na nagpapahina ng motor natin. So parang, kumbaga parang gagawin uling bago yung makina. So yun yung engine refreshment. So medyo mas mahal nga lang siya. Pero syempre hindi naman siya kagad ginagawa. Kumbaga nakapaggamit ka na ng sobra bago mo siya uling gawin, pagawa. So ito ay applicable lang yung mga 3 years na yan sa mga stock engine. Pero dun sa mga may karga ng MSI, ang kakausapin nyo dyan yung inyong mekaniko. Kasi yung kita nyo kaibigan ko naka yung kinonvert namin sa MiU1. So in a year, twice yata siya nagpapa engine refreshment every 6 months. Kasi alam nyo na, may laman yung motor na yun eh. Kaya tsaka mas madalas siya magpa-tune up siya at tsaka magpa-change oil. Talagang maalaga sa motor yung may-ari. Talagang pinangalagaan niya yung karga niya. Ang karga niya ay nasa magpa 5 years na, yun na nakakabit sa kanya. Ang nasisira lang sa kanya yung mga bearing ng cam, yun lang. So, yun mga pops and moms, yun ang aking mga tips para makatibid tayo sa ating gasolina. So, kung meron man akong nabanggit na alam nyo na hindi ko nadagdag, so i-comment nyo na lang para makatulong tayo sa kapwa natin rider. And then, so yun, magmamahal na araw na, ingat tayong lahat, marami uling ride. So, para sa inyo, ride safe tayong lahat. And then, para sa mga hindi pa nakasubscribe, hindi pa rin nakaka click nanonood na ang videos, please like and subscribe my videos and click the bell icon para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So this is DIY Scoot. Ciao.